Hello! Good evening na po. Good evening tayo. So, welcome to our YouTube channel. So, for today's video po ay magluluto tayo ng dinner. Kasi wala akong may content. Hindi, joke lang. So, today's video po is magluluto nga tayo ng dinner. At ang dinner natin for today ay nag-request ang aking bunsong anak na gusto daw niya ng taco since it's Tuesday. So, we call it Taco Tuesday. So, hindi ako bumili kasi nakita ko na marami pala kaming avocado. Yung galing pa doon sa previous na food line, and then maraming onion, marami pa akong lemon. Bumili na lang ako ng cilantro, jalapeno kasi ito yung mga wala sa akin, and then bumili ako na yung salsa na ganyan, yung green salsa kasi yan yung gusto ko, ayoko yung red, and then may tomato, tapos syempre bumili rin tayo ng tortilla, corn tortilla po pala yan. And then of course, hindi kompleto ang taco kung walang carne asada meat. Itong carne asada pala, ito palang meat na to ay na-marinate na. So hindi ko na kailangan mag-marinate. So dapat pala is inihaw din, kaso wala kaming inihaw, pang-ihaw, kaya prito ko na lang. Ayan, kuha tayo ng pan. Painit na natin siya, tapos lagyan ng konti lang na mantika. Kasi, kaya konti dahil magmamantika pa yung meat natin. Yung meat pala natin ay beef. Okay, so painitin lang natin yan. Eto, ayan nga po pala yung meat. Yan, beef po yan. Nakamarinate na siya, so wala na tayong kailanganin na pang i-marinate pa dyan kasi nakamarinate na siya. Meanwhile, bango. Ayan, pag golden brown yung siyang ganyan, ayan, may thumbs up. Ito ang ating cook for today. Say hi! Ayan, okay? A few moments later. Ayan, nagawa na, hiniwa ko na, hindi ko pala na pinakita sa inyo kasi hiniwa ko lang to mano-mano, nasira pala yung aking food processor. Kaya hindi ko na siya pinakita kasi kung hindi, baka ma-board na kayo. So, bali ganito lang siya. Lagay ko yung lemon, nilagyan ko na rin to ng asin, pamienta, tsaka garlic powder para pampalasa lang. So, titikman na lang natin siya mamaya kung tama na yung asim, alat, at anghang niya. Bali, tinanggal ko rin pala yung buto ng jalapeno dito kasi kung hindi maanghang siya. Ayaw ng anak ko ng maanghang. So, kung gusto nyo ng recipe dito, Google nyo na lang. Char. Hindi, joke lang. So, eto na. Luto na ang ating carne asada meat. So, naprito yan ni Rani kanina. You can see doon sa video. Tapos, hiniwa-hiwa ko na lang siya into strips para madali na lang siyang kainin. Ilalagay natin dito sa corn tortilla. Yan, medyo mainit pa yung corn tortilla. Bagong luto doon sa store na binilhan ko nitong meat na yan. Okay, so, magkain po tayo. Okay, so, ito na po yung corn tortilla. Oh, here. Yan. No, oh, here. Ito naman si Alan. He's having rice with his carne asada. O, diba? Kanya-kanyang trip lang yan. Dapat mayroon pa yan cheese, mayroon pa dapat sour cream. Kaso, lagi kaming nasisiraan ng mga ganun, kaya hindi na ako kumuha. Kasi sayang na naman kapag kumuha ka, tapos hindi na naman makakain, diba? So, ayan, back to food. So, ganyan lang siya. Hindi nyo siya nakikita. Wait lang. Yan. Ayan, ganyan. O, see, mas maganda na.
pasensya na hindi ako prepare mag-vlog ng mukbang. Tapos ito na pala yung salsa na kulay green. Kasi ito yung gusto ko, ayaw ko yung red. Ewan ko kung bakit. So ayan, so dapat meron pang ang cheese yan, meron pang sour cream, pero hindi na ako kumuha dahil nga nasisiraan din kami. Kami lang din naman yung kakain, di ba? Kain po tayo! Bon appetit! Ang sarap! Ang anghang! Maanghang itong ano! Maanghang! So ayan, kakain po muna kami ha. Ayan, kakain po muna kami. Anyway, so tapos na po kaming kumain and sobrang sarap nga naman talaga ang ulam pag homemade talaga, 'di ba? So ito na lang pala yung mga natira namin, ayan. So usapang tipid tayo dahil nga Ilocana tayo, tipid, 'di ba? So ito palang kinain namin ngayong gabi ay worth, sabihin na natin $30. $5.99 a pound tong karne kasi 3 pound yung kinuha ko. Tapos yung mga gulay na ginamit ko, isama mo na rin syempre yung mga na, kung bibilihin mo halimbawa yung mga gulay na mayroon na sa akin, isama mo na rin. Kaya bali pumatak, $26 talaga yung binayaran ko. So isarado na lang natin na $30. Pag kumain kami sa labas, sabihin natin kumain kami sa taco shop, siguro sa aming tatlo, $50. Kulang pa. Eh ito, sa halagang $30, may ulam pa kami uli bukas, may leftover pa. O, nag-enjoy pa kami kasi nakain namin kung ano yung gusto namin talagang kainin. Wala pang tapon, di ba? So ilalagay ko na to sa ref. Nilagay ko na, nilipat ko na siya sa container para maulam uli namin bukas, o di ba? So laking tipid. Hindi sa nagkukuripot, nagiging practical lang po. Dahil nga sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, hindi na advisable na lagi kang kumakain sa labas, ganon. Kung kaya mo naman lutuin sa loob ng bahay mo, or kung kaya mo naman gawin ng sarili mo, gawin mo na lang para pumakatipid. At alam mo pa kung paano ginawa yung pagkain mo. Diba? So, ayun lang! Yun lang yung aking vlog for today. Sana po nagustuhan ninyo ang aming munting miniserye. So, hope to see you soon! Thank you for watching! Bye!